Ganito yung normal na boses ko kapag nagfi-film ako para sa isang YouTube video. Pero, ganito yung lakas yung boses ko na naririnig nyo. Hello guys and welcome back to my channel. So, para sa ating video ngayon ay papakita ko sa inyo yung ginagamit ko na mic. Sobrang natuwa ako dito guys kasi sobrang mura lang niya pero napakaganda ng quality niya. Actually, sa ngayon, medyo parang bumubulong ako kasi may mga tao sa labas. Ayoko masyadong marinig nila yung sinasabi ko. Kahit alam ko namang manunod sila. Pero, kung naririnig nyo, ang lakas pa rin ng audio ko, diba? Kuha ko to last year pa. Kung napanood nyo na yung video ko sa Taiwan, dun ko siya unang ginamit. Nung nagpunta kami sa May Chiang Kai-shek, sobrang lakas ng hampas ng hangin nun. Pero hindi nyo masyadong narinig. Ganun kaganda yung audio na binibigay ng mic na to. Pero super affordable lang niya. So kung gusto nyo ding malaman kung ano to, just keep on watching. So, itong mic na nabili ko, guys, ay from Boya. Ang pangalan niya is Boya MM1. Ito yung itsura ng box niya. Meron akong nakakalungkot na kwento tungkol dito sa mic na to. Binili ko po, yung unang bili ko nito is sa Lazada. Ililink ko na lang yung pinagbilan kong shop sa Lazada. Pero, the day before kami magpunta ng Taiwan, nawala ko siya. Stress, tibo ko, stress. So, alam niyo ba kung anong ginawa namin? Dahil, for sure, hindi ko na siya maabutan kung umorder pa ako ulit sa Lazada. Kaya, nagpunta kami. Itong hawak-hawak ko ngayon ay galing na to sa... Saan to? Dun sa mga bilihan ng mga gadgets sa may Karyedo. Masasabi ko na kung malapit kayo dun sa place na yun, punta lang kayo dun para at least matatry nyo din siya on hand. Pero kung malayo kayo dun, Lazada is the way. Pero itatry ko maghanap ng link kung meron din sa Shopee. Sa ibang shop, nasa 1,100 something to. Mas mura pa rin talaga sa Lazada. Tapos, aside from this, guys, kasi yung itsura nitong camera ko, flip siya. So, yung lalagyanan nung mic nasa taas nung camera ko. Papakita ko sa inyo mamaya. So, dahil na-flip yung pinaka-screen ko, tapos nasa tuktok din nung camera ko yung lalagyan nung mismong mic, hindi pwede, diba? Kasi hindi ko makikita yung sarili ko. So, kaya bumili pa ako nito. Ayan. Ito, ang pangalan naman nito is Ulanzi PT5. Yung Ulanzi. Sobrang ganda ng quality nito kasi hindi siya plastic. Ayan. Metal siya. So, alam nyo maganda yung quality. Mount plate siya, guys. Tapos, dahil nga hindi ko pwedeng ilagay sa tuktok ng camera ko yung pinaka-mic. Eto, nilalagay ko sa ilalim ng camera ko. Dito ko ilalagay yung camera. Tapos, dito ko ilalagay yung saksakan para dun sa mic. So, para siyang extender. Tama ba? Yun, para magamit ko yung flip kasabay nung mic. Kasi kung hindi, hindi ko magagamit yung flip camera. Hindi ko makikita yung sarili ko. Hindi ko makikita kung nakafocus pa ako. So, yes, kasama to sa nawala. As in, nasa isang bag sila. Tapos yung buong bag na pinaglalagyan ko nung lahat nung gamit ko for vlogging. Lahat sila sabay-sabay nawala. So, eto, binili ko din siya. Ang price neto sa pinagbilan ko ay 500. Pero I think pag yung unang bili ko sa Lazada, nasa 400 lang ata siya. Pero huwag kayo mag-alala, guys. Kasi kung yung camera nyo is yung flip sa gilid. Kasi diba mayroong mga camera na sa gilid siya na flip pa ganun. Okay na, hindi nyo na kailangan bumili ng mount plate. So guys, ito yung itsura nung kasama sa package. Meron siyang sariling parang storage pouch para hindi na kayo mahirapan na i-store yung mic nyo para hindi siya naalikobokan. And ayan, may nakalagay lang siya na Boya dyan. So sobrang ganda na, na-appreciate ko yung packaging nila. Iba yung cord na kinagamit pang smartphone kasi pwede nyo din gamitin tong mic na to kung camera vlogging kayo. Dun sa cord may nakalagay na smartphone so hindi na kayo mahihirapan. Just in case, halimbawa, biglang nalobat yung camera niya tapos gusto nyo gamitin yung phone nyo for vlogging, sobrang pwede. Tapos guys, ito yung sinasabi ko sa inyo sa camera ko. Ito, dito pwedeng ilagay yung mic. Tapos, dito yung saksakan. Ayan, yung mic. And then, ito yung sinasabi ko na yung flip niya sa taas. So, kapag nilagay ko dito yung mic, hindi pwede. So, ayan, yan yung itsura ng camera. So, ngayon guys, tatanggalin ko na yung mic dyan sa camera ko para mapakita ko naman siya sa inyo ng maganda. Ito na nga ang katotohanan, mga kaibigan. Gantong-ganto lang kalakas yung boses ko kanina nung may gamit-gamit akong mic. Sana narinig nyo pa rin ako. Ito yung normal kong boses kapag gumagawa ako ng YouTube videos. Kasi kadalasan, gumagawa ako ng video sa gabi. So, hindi ko masyadong
pwedeng lakasan yung boses ko kasi maririnig ako ng mga tao sa labas. Pero kung lalakasan ko yung boses ko, ganito siya kalakas, okay ba? Ito yung lively kong boses, sa totoo lang. Pero kasi kapag may mic, hindi ko na nilalakasan ng ganito kalakas kasi baka mabini po kayo mga kaibigan ko. Ito na nga ang itsura ng ating mic. Siyang nakalagay na boya. So, ito pa yung isa sa kasama. Ito yung stand niya. Ito yung ilalagay niyo dun sa mount plate dito sa part na to. Ganito yung itsura ng cord. Ito yung ididigit natin. I mean, ito yung papasok natin sa camera. Tapos, ito yung nakalagay dun sa pinaka-mic natin. So, ganito lang siya kaliit. Parang yung kamay ko lang. Isa natin yung fan para malaman niyo kung ano yung tunog. Whew! Yun naman pala. Ang init. Grabe. Ito yung nanabasa ng gilid. Ito yung pinaka-ayaw kapag nag-film kasi kailangan nakapatay yung electric fan para hindi nyo marinig yung parang tunog na umuulan na hindi. Yes, opo mga kaibigan. Ito yung normal ko na boses kapag nagsasalita. So, ayan, naririnig nyo pa rin ba yung tunog ng electric fan? Oo, naririnig nyo pa sa ngayon. Medyo naririnig pa rin siya sa background pero mas malinaw yung boses ko, di ba? Hi guys! Lumabas ako ngayon para medyo marinig niyo yung ibang mga background noises. Hello, hello! Naririnig niyo ba ako? Nakadikit na yung mic. May mga nag-iingay sa labas, maririnig mo yung mga bata. Ewan ko kung naririnig niyo sa ngayon. And may mga pusa, may mga aso. Annyeong! Hello, hello! Say hello. Ay, naku naman. Nakakalukan na naman ito. Uy! Say hello. Hello kayo. Bull! Bull! Kakaloka yung mga aso ko. Ang kulit. Narinig nyo ba yung mga ingay ng mga aso ko? Balik na tayo sa taas. So, ayun guys. Sana naman nakita nyo yung pagkakaiba ng audio ko kapag walang mic. Sa meron, hanggang doon na lang talaga yung mapapakita ko sa inyong tunog. Ayun, kasi hindi din naman tayo makakalabas dun sa may highway. Gusto ko sana kayong dalhin sa may highway, kaya lang hindi ko na kayong mandadala guys. Kasi baka mahuli ako guys. Gusto nyo ba akong makulong? Ayun na nga guys, kung naghahanap kayo ng mura at magandang quality ng mic para mas step up nyo naman ng konti yung quality ng vlogs nyo, I think eto na yung the best na mai-recommend ko sa inyo. 10 out of 10 stars siya sa akin. Kung gusto nyo pa ng ibang reference video kung saan gamit-gamit ko itong mic na to, dun po yun sa Taiwan vlogs ko. Talagang ang ganda ng quality ng audio ko dun sa Taiwan vlogs ko. Hindi nyo maririnig yung mga hampas ng hangin. Basta sobrang ganda ng audio ko dun. Huwag nyo kalimutan na itag ako sa Instagram kung binili nyo to dahil sa akin. Huwag nyo kalimutan gamitin ang hashtag na KM Made Me By This. Char lang. Maraming salamat sa panonood at sana natulungan ko kayo sa simpleng review na ito. At huwag nyo kalimutan na i-like tong video kung nagustuhan nyo siya. Kung hindi, sana nagustuhan nyo pa rin. At mag-subscribe sa aking channel. Lahat ng links ilalagay ko po dyan sa baba. At huwag nyo din po akong kalimutan na i-follow sa iba ko pang mga social media accounts. Pinaka-active po ako sa Instagram. Maraming salamat sa panonood and I will see you on my next one. Annyeong! Nakakaloko ka naman, Zai. Kitang-kita ka sa camera.